Ito po talaga. But welcome po na kayo ay maligtas din sa ating mga kababayan. Please do share. And please, if you're watching, please do share to your family and friends. At na sila po ay magabayan sa mga nangyayari dito sa ating lungsod ng Maynila. Alam naman po natin ang Maynila ay sentro ng kalakalan, trabaho at oportunidad. So, maraming mga taong dumadako sa Maynila and bagay lamang na malaman ng ating mga kababayan Pilipino kung ano ang sitwasyon ng ating lungsod. At please stay tuned. At maya-maya, ito good news. maraming nagre-request sa inyo ng shout-out. Sige, pagbibigyan natin. Mamaya, magsha-shout-out tayo pero magtatrabaho muna tayo mga kababayan. So please stay tuned and let me begin with good news. Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Diyos sa good news sapagkat patuloy po nagplato yung impeksyon ng COVID-19. Ibig sabihin, mga kababayan, yung trajection ng pataas, ang pataas, ang pataas, tapos naganap tayo ng mga pamamaraan para ito'y mapababa na mapababa na mapababa, itong impeksyon na ito, salamat naman sa Diyos, hindi bumubulwak. Ngayon po ay nagpa-plato, pero downtrend yung impeksyon ng Omicron o coronavirus sa ating lungsod. 342 po ang naitalang bagong kaso ng coronavirus sa ating lungsod. From a regular 800, 900 a day, ito ang pagpasok ng taon ng 2022. Kaya napakahirap. Pero bagamat magkaganon, ano, ay through the effort of everyone, including you, ay patuloy po nating na susuppress yung uncontrollable growth, no? O possible uncontrollable growth ng infection. At alam natin na ang coronavirus ay nakamamatay. Marami na tayong kababayang nasasawi. At yun ang kailangan maging direksyon ng ating pamahalaan hanggat maaari. Huwag masawi ang ating mga mahal sa buhay. Sa maliit naming kaparaanan, kung gusto po ninyo ng gamot, meron po tayong remdesivir, tocilizumab, baricitinib, at molnupiravir. Mga gamot na kilala sa mundo. Mga gamot na hawak-hawak ng mga matatayog na bansa. Katulad ng Estados Unidos, Europa, Japan, Korea, Singapore, no? Meron po sa lungsod ng Maynila. At kung kayo'y gusto ninyo ng gamot na yan, yan po'y open to everyone. Ang importante, mabuhay lang ang tao. Mabuhay at maitawid natin ang buhay ng mga pamilya ninyo. Yan ang mahalaga ngayon, mga kababayan. So, salamat sa Diyos, wala po nasawi, naitala as of now, ngayong araw na ito. At 913 naman, ang tiyak ng ligtas. No? Tiyak ng ligtas sa kapahamakan dahil sa impeksyon ng coronavirus. Kahit mag-iingat po kayo, mga kababayan. May impeksyon pa rin, pero kaya natin itong talunin. Mananalo tayo, mga kababayan. Tinitiyak ko sa inyo, mananalo tayo. Mahirap manalo, pero tiyak ang panalo. O, basta tayo tulong-tulong lang, mga kababayan. Kaya nating talunin ito. So muli, konting ingat lang dahil may impeksyon pa. At kung sakasakali na kayo naman ay may pangamba, no? Kung sakasakali kayo ay na-expose, no? Ay dumako kayo sa amin sapagkat kami po ay nagbibigay ng libreng RT-PCR swab test. Meron tayo sa 6 na ospital at sa drive-thru sa Luneta. Ito po ay libre sapagkat iniisip po namin sa hirap ng buhay ninyo, huwag na kayong mapagastos. Kasi hindi rin biro ang halaga ng RT-PCR test or gold standard of testing sa buhay ng bawat pamilya natin. Kaya sa awa naman ng Diyos, o sa tulong nyo rin, o tulong ng ating mga OFW immigrants, yung mga itinulong sa atin, o napaglikom-likom natin yan, nakapagbigay tayo ng serbisyong libre sa RT-PCR. Ito po ay magdadalawang taon na
At umabot po sa 191,955 na po ang napaglingkuran natin. So wag na po kayong mangamba, mga kababayan. Natatakot kayo sa gastos sa RT-PCR. Oh, welcome po kayo sa Maynila, no? At good news, 28% ang ating occupancy rate sa ating mga ospital, yung ating anim na ospital. At nasa 30% lamang ang occupancy rate ng Manila COVID-19 Field Hospital. Ngayon, inuulit ko po, no? Yung ating mga returnees, Filipino returnees, immigrants, or OFW lalo na. Para hindi na maubos ang ipon ninyo na inipon ninyo ng ilang taon sa abroad. At kayo uuwi na. O, dala-dala nyo na inaipon ninyo. Para hindi na masugatan, magastusan, mabawasan yung ipon ninyo kung kayo'y nagpositibo sa coronavirus. Pag-landing dito sa Pilipinas, inaalay po namin sa inyo, mga OFW and Filipino returnees, itong Manila COVID-19 Field Hospitals. Hospital. Ito po ay may air condition, may kama, may gamot, may oxygen, may doktor, may nurse, libre pagkain, may wifi. Para lang ho kayong nagbakasyon. Kasi po, nabalitaan ko na yung iba nating mga kababayan nakikisuyo na sana malibre yung kanilang hotel. No? Ang binabayaran ng ating mga kababayan bumabalik na Pilipino sa ating bansa, 6,000, 7,000 a day. Imagine mo, kung 10 days, that's 60,000. Malaking pera po yun sa isang ordinaryong pamilyang Pilipino. Lalo pa, kung ito'y inipon niya. 2 years sa barko, 2 years sa abroad, 3 years. Napalayo sila sa kanilang pamilya para mapagang ang buhay ng kanilang pamilya. Manot-manot pa malalaman mo pagdating dito, gagastusin lang sa bagay na maaari naman pwedeng gawan ng paraan ng gobyerno. Ngayon, bilang pagmamalasakit sa inyo, diba, sinasabi ng pamahalaan ng araw, ang mga OFW ay bagong bayani. Dito man lamang maiparamdam sa inyo ng pamahalang lungsod ng Maynila na meron kayong lungsod ng Maynila na pwedeng yumakap sa inyo. Tulong-tulong lang. Ang importante, makatipid kayo, huwag na kayong gumastos, gumaling kayo, maligtas kayo, makabalik kayo agad sa inyong mga mahal sa buhay sa lalong madaling panahon. At nasa 3% naman po ang ating positive rate sa ating occupancy rate sa ating quarantine facility. Ngayon, paano makaka-avail? Pakita mo nga yung numbers kanina. Yan. Gusto nyo ng gamot? Remdesivir, tocilizumab, baricitinib, molnupiravir. Tapos magkakaroon pa tayo ng bagong-bago ngayon. Bexabit, malapit na. Yung sinuggest ni Doc Willie. Ay, Doc Willie, pagaling na si Doc Willie. Palakpakan naman kay Doc Willie. Kung gusto niyo ng gamot, ayan na. Kung gusto niyo ng gamot, ayan yung baricitinib. Ayan yung tocilizumab. Yung molnupiravir at saka remdesivir. Ayan po. O, lahat po yan available. Huwag na kayong tumosgas. Libre po. Ito po mga numerong tatawagan ninyo. Kailangan nyo ng iba pang servisyo, ambulansya, quarantine facility. Yung mga OFW, paano kayo makaka-avail? Pagdating nyo sa Bureau of Quarantine sa airport, o sabihin nyo sa kanila, pag nagpositibo kayo, ay wag nyo na po ako ilagay sa hotel. Pwede ba dalhin nyo ako sa Manila COVID-19 Field Hospital? At kayo naman po isasaluhin namin doon dahil marami na yung tulungang OFW yung ating Manila COVID-19 Field Hospital. Libre po yun. Saka libre rin ang chicha. Sa hotel, tosgas ka na sa hotel, tosgas ka pa sa chicha. Puro gastos ang aabuti mo. Kawawa naman. So, yan po ang mga numero, mga kababayan. Okay. Now, 316,302 ang na-booster shot na po sa Maynila. At ganun din, 246,104,000 na ang registered sa ating 12 to 17. At maraming salamat sa mga nanay,
Opo, bigla pong lumaki ang enrollment o registration ng 5 to 11 years old. 8,981 na po. Ay magparehistro na po kayo ng inyong anak na 5 to 11. Pag dumating na yung bakuna para sa anak ninyo, titirahin na natin. Ready na po ang Maynila. Ngayon, pwede kayo makapamasyal. May bakuna na o may pasyal pa. Mga lolo ko, mga lola ko, mga senior citizen, I love you. Pwede na kayong pumunta sa ating Manila Zoo. At kayo po ay pwede rin magpabakuna. In fact, nagkaroon din tayo ng mga booster shots sa Manila Zoo para sa mga 18 years old pataas. Ganun din, ino-offer natin sa mga bata, pwede sila magpabakuna. Tapos, pasyal na sa Luneta, Manila Zoo. Manila Zoo. Kayo po ay magpunta lamang sa www.manilazoo.ph. No? At tuloy-tuloy po ang ating bakuna sa 12 to 17 at 18 years old pataas. No? At ang total po, kayo ngayong araw na ito, 11,671 vaccine deployed in the city of Manila. And good news, another good news, our oxygen tanks reserve ay nasa 1,300 plus. No? Yun po yung reserve. Ibig sabihin, yung ginagamit 144% na naman sa second dose. At umabot na po sa 14,178. Yan. Yan yung mga Grab delivery, Lazada, motor, kahit anong, kahit private motor, tapos bisikleta, no? Kahit sino na may two-wheel, pwede kayo magtungo araw-araw, ayan, sa ating drive-thru, two-wheel, for motorcycle and bicycle rider sa ating Luneta. Yan, sa ating Cartilla. Ayan po, mga kababayan. 14,178 individuals. Ang nabakunahan sa loob lamang ng 14 days. Vehicles. Ang napagserbisyuan na ng ating drive-thru, 24/7 drive-thru Luneta Grandstand. Maraming salamat kay Director Arnel Angeles, sa MDRRMO staff, MTPB, Director Dennis Biahe, kay Kenneth Amorao ng DPS, tagapaglinis, General Francisco ng MPD, at taga pamayapa ng lugar, yung the peace and order situation, at yung ating City Engineering and City Electrician, Randy Sadak and Engineer Andres. At higit sa lahat, mga netizen, thank you, ha. Pinapadala nyo kami ng chicha. Maraming nagpapadala ng pagkain. Uy, maraming salamat sa inyo, ha. We appreciate it, no? And we're happy to be of service. Umabot to 20,559 individuals. Inamatakapin namin kayo. Basta tulong-tulong. Apat na gulong, no? Tricycle, pedicab, kuliglig, jeepney driver, taxi driver. O yan, yung bakunahan natin sa Maynila at sa mga doktor at nurses natin sa ospital ng Maynila. Inabot na po sa 2,195 individuals ang na-booster shot. O, dyan sa ating pedicab driver. Maraming option. At syempre, hindi po tayo titigil sa ating bakunahan sa health center, eskwelahan, more honey bakuna, honey bakuna. Meron gana. Anong kanta 'yan? Na 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 na. Hey honey bakuna. Talaga po, naku Diyos ko eh. Ako naman ay proud na proud at ipinagyayabang ko po sa inyo. Ipinagmamalaki ko po sa inyo yung aking vice mayor, yung aking partner. Nagkaganda COVID na yan. Ha? Hindi siya tumitigil ng kakabakuna sa ating mga senior citizen na physically challenged, PWDs, mga individual sa kanyang bedridden or home service vaccine. Ni bakuna kapag yung kasama mo sa gobyerno at higit sa lahat may malasyan daughter.
Daniel Lacuna eh. Si Boss Danny, ano siya eh, puti ang buhok eh. Namuti na rin ang buhok ni Honey. ingat lang, ingat ha. Yan po, tuloy-tuloy. At kung kayo naman, gusto nyo po ng paservisan ang inyong mga mahal sa buhay sa kanya-kanyang bahay, balik mo lang yung numero ng MHD. Para matawagan po ninyo, ayan, magpa-schedule po kayo para kayo ay mapuntahan personal ni ating programa ng bukas po magpapatuloy ang yung mga peking gamot. Hindi lang o peke ang pera, peke ang tao, peke rin yung ibang gamot. Diyos ko, lahat na lang yata ngayon pinipeke, no? Teka lang ha. Bukas po, pinost nyo na yung, ano, yung vaccination natin for tomorrow. Tuloy-tuloy po lahat ang ating vaccination. Bukas, Sabado, and booster shot for A1 to A5. SM City San Lazaro, SM City Manila, Robinson's Place Manila, Lucky Chinatown Mall. Yan yung apat na mall natin. Maraming salamat ha, sa mga malls na yon. Lagi natin silang partner sa vaccination. Para naman sa ating mga eskwelahan, 12 po bukas. District 1, Isabelo de los Reyes, Emilio Jacinto. District 2, President Sergio Osmeña and Plaridel. District 3, Andres Bonifacio and Pedro Guevara. District 4, Legarda Elementary School and Ramon Magsaysay. District 5, Rafael Palma, Justo Lucban. District 6, Santa Ana and Iris. All brands. Kailangan nyo po magparehistro sa pila COVID-19 vaccine.ph. For motorcycle and bicycle, 1,000 packs. Tomorrow sa Cartilia, all brands available. Booster drive-thru for four wheels sa Luneta Grandstand. Please do share. Booster shots for public transport. Jeepney driver, you can bring your family. Bring as many people as possible. Ang gusto po natin, mas maraming mayakap sa lalong madaling panahon na mabigyan ng proteksyon. Welcome po kayo. Ha? Yan po ang ating bakunan. At maraming salamat sa aking dating kasama sa Dots Entertainment na si Jen Mouthwash. Ayan, panlaban sa si itong mga talipandas na to. Talagang hindi ko maintindihan. Ginagahasa yung kahinaan na ngunit, katulad ng lagi ko sa nila ginagawa yung kanilang kabulastugan sa lungsod ng Maynila. And through the effort of General Francisco, Colonel Ibay, and the men and women of Manila Police District, nasakit na kababayan natin. Tapos, sinabihan natin si Colonel Ibay imbisigahan at siniyasat at napatunayan nga na ito ay nagbebenta sa online at physical ng mga fake na paracetamol. Ayan po, 18,000 na paracetamol. Bioflu. Ito po yung original, no? Pagtitingnan nyo mga kababayan, para nakakita ng multo. Namutla. Pero ito yan mga kababayan. Hindi ko naman maintindihan sa mga taong ito. Ipasusubo mo ba sa anak mo to? Itong fake. Di ba? Mabibiktima rin ang pamilya mo nito eh. Hindi ko maintindihan sa iba nating mga kababayan. Walang masamang kumita. Pero yung akang likod o wala kang na mga ganyan, wag ko kayo magdadalawang isip. Hindi po tayo titigil. Maproteksyonan lamang kayo. Pero itong mga nanonood ngayon, no, sa mga nanonood, i-share nyo na ho yung impormasyon na ito sa inyong kanya-kanyang lugar. Bakit po? Para na kayo nakatulong sa ating mga kababayan na huwag kayong bibili ng mga ganitong klaseng gamot sa online. Opo, huwag kayong bibili. Kung hindi rin lang naman official website ng pharmaceutical company, huwag nyo po bila po, manatag kayo. Ayan po, tingnan po ninyo yung mga yan. Ayan nyo yung ano, planning. Nag-test buy ho tayo. Ayan yung video na yan. Test buy natin yan eh. Tapos, pinasiyasat sa Unilab.
Ito po, galing sa Unilab. Ito, naglalagablab. Natawa na naman si May. Nakasuhan na po yung mga suspected individuals. No? Buhay naman nun sila. Nandiyan dyan ngayon sila. Sa kanila kaya natin painom ito? Inumin kaya nila? No? Hindi ko lang alam. Ano? Pero paano mo... Ang hindi ko maarok dun eh. Ewan ko mga kababayan. Ha? Ang hindi ko maarok, alam mong makasasama sa tao. I mean literal. Gamot eh. Kasi nagkaubusan ng paracetamol sa mga drugstore noong mga 10 days ago o 2 weeks ago. Eh. Yeah. Ay. Basta po, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Okay? So, yan po, mga kababayan. So, maraming salamat sa MPD, MPD Smart, and BPLO. At thank you kay Director... ng ating Bureau of Permit, Levy Pacundo. Sila po ay pinailan in violation of RA 8203 and violation of 7394 and violation of RA 9711, Special Law on Counterfeit Drugs, the Consumer Act of the Philippines. Tapos, yun, nirevoke na po yung business permit nila. So, yan ha, ingat mga kababayan. Pag sobra mura, naalala nyo yung mga hinuli namin na ano, fake na shampoo, di ba, nabibili nyo sa Lazada, sa Shopee, di ba, sa online-online. Isang litro ba yan, ganyan. Tapos, magkano lang? 75 pesos. Magtaka kayo. Pag sobra mura, borax yun. Ito malamang sa sobrang mura, pulbura 'yun. Baka ito chok. Ang choko panulat. Hindi panlunok. Ayan. Talaga naman. Okay. Shout out naman tayo. Sige nga. Julius Patron. Yung mga nagre-request, Hilario Onya, Gloria Lising, Mona Lisa, Nanding Carbajal. Na, inaaway niya yung mga troll. Sweldo ba ngayon? Anong pecha ba ngayon? Ay, malapit na. Watching from Negros Oriental, stay safe. May lumugdan. Na nakakatuwa, basta ako, manawa sila ng kakapanood sa ating ano yan? Trolling ba tawag niyo doon? Trolling? Kaya mo na, kumikita ng kaunti. Pero natutuwa ako. Brenda C. Prias. From Priya C. Family, Carlos City, Pangasinan, Dublin, Ireland. Mary Ann Gonsalvo Hernandez, watching from Dublin, Ireland. Ano yan eh, siyempre. Uy, Toronto, Ontario, Romel Imperial. Ano yan eh. Yan yung mga ginagamit ng mga politiko nang walang kwento. Kasi wala namang maikukwento. So kailangan nila ng mga troll. Pagbigyan nyo na mga kababayan. Pero bilibaw sa mga ano eh. Lately in fairness yung mga talagang nilalabanan na ng mga taong bayan, no? Lumalaban na yung mga taong bayan. maraming salamat naman sa ating mga pa nanonood, no? Na ipinagtatanggol nyo o itinatama ninyo yung maling pag-iisip ng ilan. Bagamat alam natin sila ay bayaran, hayaan nyo na, di ba? Ang mabigat po dyan, alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, ha? Yung nakakapamuhay ka, ang ipinakakain mo sa sarili mo, sa pamilya mo, ay sirain ng ibang tao. Naku, Diyos ko, mag-iingat kayo, mga kababayan. May gaba yan. delikado po yan. O basta tayo, huwag kayong maninira na kung sino man. But state the facts. Pagka-factual, mahirap po yun ikubli. Kapag may resibo, mahirap po yun ikubli. Yun ang ano natin. Para na sa ganun, hindi natin tinataboy yung ibang taong nalilin lang, yung ibang taong nalilito, o yung ibang taong maaaring nga, hindi pa talaga sigurado. Waray-waray, watching from KSA, Bonifacio. Yun.
So tayo, spread the love. Ha? Tapos, ang gawin natin, o yung mga manunod, o pakita nyo sa kanila yung paktual. Di ba? Masarap na tayong nakapaglilingkod ng totoo. At may paramdam natin sa tao yung tunay na solusyon at mabilis na aksyon. Yun lang ang kailangan ng tao ngayon. O, pero, magkaganon man, ayan, Villarreal family, Grace Rufino Villarreal. Ako naman, magkaganon man, pinagpapasalamat ko sa inyong lahat, yung appreciation ninyo sa ginagawa ng inyong lingkod at sampu ng aking mga kasama. Maraming salamat. Yun lang ang baterya namin. Pag na-appreciate nyo kami, lalo kaming ginaganahan, lalo kami nagsisikap. Pag na-appreciate nyo yung maliit naming kaparaanan, lalo namin pinagbubutihan. Basta, lagi tayong magiging makatwiran, paktual, tapos yakapin ninyo hanggat kaya ninyong yakapin. NYC, watching from NYC, De La Cruz, Eterina De La Cruz. Babasahin ko, ha? Pandakan, Barangay 863, Lizelle Goles. Sorry mga Japan, Glenda Castillo. Kumbawa, Kioskite ne? Kioskite is take care. Mag-ingat, ha? Kioskite. Domo arigato. Domo arigato gumastos ka. Domo arigato gusaymas. Thank you very much. Ngayon lang ako naging proud na Pilipino, Yorme. You made us proud Filipinos. Thank you. Brenda C. Prias. We should be always proud of our country. Basta importante, manalig tayo sa Diyos. Tapos, sumunod tayo sa mga tagubilin, alituntunin ng pamahalaan, maging mabuting mamamayan. Ayan, Boots S. Luzar Bernardo. Ayan. Thank you very much, Boots. Chambilita Cho. Yorme, batiin mo naman ako. Sobrang idol kita. Napapaiyak ako tuwing nagsasabi. Chambilita Cho, hi. Ingat. Sabi nga, here from India. Ay, hindi ko nababasa yung pangalan eh. Watching from Lipa City, Ryan. Ang bilis eh. Ba't parang nawala yung mga troll bigla? Kanina meron eh. Solid Isko, Eric Barak. Doon ka sa page ni ano? Si Asmin Historia. Paris, France. Nora Mendoza. Samira Sam. Sampalok, Alma Castillo. Talaga lumala. Watching from Saudi Jeddah. Mga OFW yun. Nagagalit na yung mga kababayan natin. No? Sa mga ano talaga. Helen de la Vega Pronto. Nakakamiss na po Yorme. Yung trivia. Trivia Manila. At itanong mo kay Yorme. Sige. Helen, ayaw mo. One of these days, babalik natin yung trivia. At saka, ano tawag yan? Yung itanong mo kay Yorme. Bongko from Cebu City. Christian Ko, from Riyadh, Saudi Arabia, J.M. Dacosilio Zapata, Barono Tondo, Teresa Tan Reyes, KSA, Bing Daliba Santiago, Yorme, shout out, Dionisio Simon, yun, tingnan natin ha, ba? Kirino Grandson Booster, mag-resume ba tunay? Tuloy po, tutuloy-tuloy pa rin. Nagkaka-glitch-glitch lang ng kaunti, pero naayos naman. Pa-shoutout. Mabuhay ka. Wait namin interview mo bukas sa GMA 7. Ikaw ang nice ko. Kenny Sabas, mag-iyor noong 2019. Good luck po sa iyong karera bilang susunod na... thank you, Philip Jordan Blancas. Thank you. Watching from Dubai. Mabilis na wala. Cavite. Micha Show. Ayan. Japan. Irene Murusawa. Hi. Kumbawa. Atashi no nihongo wa koru uskoshi dake. Konti. Ewan ko kung tama pa ako. Kagi. Susi. Di ba? Koban. Lespu. Station ng polis. Densha. Tren. Eki. Station. Tapos, I love you.
Hi po, watching from Kuwait. Eve Dalisay. Bilis eh. Watching from Australia. Cecil Santiago. Watching from Nueva Ecija. Pip Esto Resta. Ang bilis. Watching from 776. Jesly Arandales. Paco Manila. Merlin Ongtenko. Buong mundo nanonood eh. Aisrio. Armurusawa. Aisrio. I love you. I love you. Ganyan. Aistimas. Dami kong lalo na pagkakausap mo mga politiko, mga traditional politician. Alam mo nang tawag? Bora-bora. Bola-bola. O tanong mo sa mga Pilipino nating kababayan. Bora-bora. Kasi hirap yung mga Hapon na magsalita ng L. Yung L nagiging R. Bora-bora. Yung paru-paru. Playboy, playgirl, paru-paru. Pero paru-paru. Galing mo talaga. Na bata pala siya, nakita niya na mga ginagawa mo. Wilfredo Recomanta. Yan. Sige nga, tingnan natin. M.K. Debilia, let him serve a bigger purpose. Thank you. May awa ang Diyos, M.K. Liliwanag din ang kaisipan ng tao. Booster shot po. Anakong bilis. Cavite, Julie Panganiban. Beth Apanay. Jasmine Historia. Nanay Jasmine. Mukha sa Santa Mesa. Jean Villagra. Ang bilis. Philip Jordan Blancas. Onit Rivaj. Joyce Ercito. 620. Diego Family. Diego Family. Shout out. Blin Diego. Yan. And Biba Max Plus. At I Want TV. Ba, meron na rin. TFC. At sa KTX.ph. FC. Yan. Yorme. Kwentong Lawrence. Tayo ng trabaho. San Helen Opinya Pahila. Watching from Parola Area C. Yung taga Parola. Sino yung taga Parola? Wala na. Taga Parola, ipaglalaban ka namin sa loot. Nilang chumicha. Kaya lang, okay na nanay ko. Diba? Huwag kang mga apak na may paa. Likod na may likod. Yun ang sinasabi ng nanay ko. Kasi kapag ikaw ng api ng kapwa at ikaw'y commit, yun ang sinasabi ng nanay ko. Sinishare ko lang. Okay. Kaya lang talaga nanggigigil na yung mga... Hindi na ang tao. Okay. Balik tayo sa LC Rogan. Alexandra Luna. Ba, puso na. Akong bilis eh. Parang hindi lumalabas ang comment ko. Same question po. Okay? Teka. Kaysel Joy Sario. Ayan ha. Kaysel Joy. Ayan ha. Jelord. Still Sheen. Still Sheen. And Alarcio. Joe Pran. Watching Kalbayo Western Samar. Ana. Kasaihay. Okay. Meron pa ba tayong time? Sige, bati lang. Barangay 63, Aromin Folunger. Today is a good day. It's a good day. Sa'yo, sorry yung gimbastos. Pwede tayong magsalita ng pakwa. Ako, mga kababayan ng tatay ko. Ate, sa Aida Alam. Ayan, sa Harvard. Sa Massachusetts. Napakalamig. Yellow, grabe. Sa Cabin, right? From Ireland. Yan, Ireland. June Lubrico Agoncillo. Ricky Lee. Wala po ba yung drive-thru booster ngayon? Meron po. Hernan Ala. Wala na. Bilis eh. Rayan Lim.
Yorme, may tanong lang po. OTP na receive kaninang oras, maayos din si ayop tama no. Valenzuela, na inform ako kante ni Mrs. Prieto. Siya po nagkwento sa akin noon. Kaya noon nalaman ko yung ginagawa na pagmamahal at pagmamalasakit ng Father Al's Children's Foundation diyan sa Cavite. Kung kailan naman ako tumanda, saka kung kailan na ako kaedad. Oh. Mga madre, staff, sa pizza sample, ha? Bagay. Oh, kaya lang, oh, paano kumain ng pandesal na walang palaman? Oh, yung dalawang pandesal, nyanyanggay mo. Oh, tas di, tas ipitin mo. Tas imaginary. May hamit na regional, 10-story, fully air-conditioned, fully equipped public hospital. Oh, kasi naikwento ko yun eh. Na ano ko yun, na Yorme sa Aklan, Maria Solita Saldibar, Dolores Villaroso Manawis, Rolly de Honor Concepcion, pa-shoutout po Yorme, Don, ay sayo, kinulang po ko sa GCAS, sa susunod na po. Hindi naman kailangan. Don't worry. Nandun naman sa Field Hospital eh. Papapicture ako from Cavite, Julie Panganiban. Watching from Doha, Qatar. Dubai, UAE, Susan Tebes. Bulacan, Raymond Calawan Manawis. Norway, Maria Estepano. Stephenson. From Norway. O yan, galing ako dyan sa Norway. Nung Pistok. Nagpunta ako dyan. Okay. Paano po mag-apply sa bagong ospital? Nako, Hans Saludares. Dinansa, kung saan, on top of the numbers of doctors and nurses at saka other medical profession sa lumang ospital ng Maynila, in terms of employee, nagdagdag pa ng 150 new item para sa bagong... Esteban Alabado Morales Jr., Alfred Benicito from Qatar, Riyad, CJ Hart, Cavite, Abelia, anak ko, Arlene Dan Blancas, Bido Martinez, Bahrain, Quirkis, Marilyn Austria Quirkis, Erwin Tansinko from Qatar, Darli, Pampanga, Roger Lopez, Yorme, pa-shoutout asawa ko sa iyo. Perna Price. USA. Watching from my bedroom, She Baste. Watching from Tondo, Manila, 803, Caroline Miso Obispo. Pilbert Sibilia, from Leyte, Biliran. Kitty Angel. Kailan ka punta, Ann Victoria, from Pasig, Robert Del Agua. Sulpicio Junior Nas. O yan, nabanggit ko na kanina. Tiburcas, Jen Padaya. Kaya magaling magluto asawa ko. Bicolana yun. Ingat kayo sa COVID-19. Ha? Mag-iingat kayo. Justin Akidan, watching from Dubai. Don Sol Sorsogon. Yung esmi ko. Javier Family, from Lorly Javier Cabinto. Kevin Gao, Well Pareñas, Ann Tambong Lopez. Maraming nagbubuo na mga. Ralph Vincent Pobre from Quezon City. Maraming ngayong mga OFW. Canada, Tolentino Pam Sorsogon, LC Rogan. Yes, kalugar mo, misis ko. From Germany, Valentina Winderrich. Slibidich. Ito ay stimas. Ang mundo ay luluan natin. Totoo yun. Kanta yun eh. Kanta yun. Heart you. I heart you. Magsubaybay ninyo sa ating Capital Report. Mag-ingat. Magpabakuna sa lalong madaling panahon. Protection. Okay. Importante. Bakuna, gamot, ospital, doktor, nurses, oxygen, facilidad, and so on and so forth. Yung pamahalaan ng lungsod ng Maynila. Kami sa inyo, after this, out ba tawag doon? May papapanood kami sa inyo. I hope magustuhan ninyo. But for now, happy weekend. Enjoy your time with your family bago tayo matulog. Nagkaloob sa atin, tayo ay buhay pa at malusog. May pag-asa pa.
panalangin din natin ang ating mga kasalanan. Ingin natin ng tawad sa Panginoon Diyos. Ako po ay hindi anghel. Pero perfecto, oh, kaya lagi kong isinusuko ang sarili ko sa Diyos. O gagampanan ko yung tungkulin ko sa ating bayang kinabibilangan. O, pero ano't ano pa man, ipagpasalamat natin sa Diyos yung mga bagay na pinagkaloob nila sa atin at tingin natin ang nasawi dahil sa COVID. Panalangin natin sila. Wala naman masama, laway lang ang puhunan. Na isinasama natin sa panalangin yung mga kababayan natin na hirapan na sana magkaroon ng kagaangan sa buhay. At sabay-sabay tayong manalangin. Pag-ingat kayo. In return, bibigyan ko po kayo ng gobyernong mainam, masinop, at epesyente. At sa tulong ng aking Vice Mayor at mga kawani ng pamalang lungsod, itatawid namin kayo sa pandemya ito. May awa ang Diyos. Ha? At may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Magandang gabi. Happy weekend. Mga lolo at lola ko, I love you. O, mga senior citizen, o, makapamasyal na kayo sa Manila Zoo. Pasyal nyo na ang inyong mga apo. Magandang gabi po at pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Maraming salamat po. God first. Thank you.